Gulat ka sa boses ko, no? Ganda ba? So, ngayong araw nga mga tiyan, ngayon nandito tayo sa San Pablo. Sadyang nga namang napaka-traffic dito sa lugar na ito. Makapakanta ka na nga lang. Ngayong araw nga mga tiyan, ngayon tayo magpapagawa ng aircon. Dahil ilang buwan na rin na talaga namang napaka-init. Hindi ko nga alam kung anong problema ng aircon ko dahil nakailang pasalang na nga ako ng prayon. Kung bibilangin ko nga kung ilang 650 na yung napapasalang ko, talagang naka-apat na ata ako. Naipagawa na nga lang sana. Dating nga namin, binaklas agad ni na kuya. Tatlo agad silang tulong-tulong. Ibinaba nila itong pinakang aircon para nga malinisan. Nakita ko, ganito pala kay team ito at wala na talagang labasan ng hangin. Napakadumi talaga. Kaya naman pala hindi na nalamig. Tulong-tulong na nga silang tatlo. Meron nagbabaklas, meron naglilinis at yung isa naman bumibili ng filter. Sobrang tagal na nga nito mga tiyang hindi nalilinis itong aircon ko. Talaga naman kung hindi pa nawalan lamig, baka hindi pa ito nalinis. Ganito pala talaga itsura niya. Grabe, sobrang dumi, wala nang lalabasan ng hangin. Dito nga lang pala ito mga tiyang sa San Pablo, dito sa highway, after nung Jollibee, makikita nyo, nandito malapit sa Toyota. Baka nga nagtataka at napakalayo ng pinagpagawa namin. Marami na rin kami pinagtanongan at dito namin napili kasi nakalagay doon sa kanilang tarpaulin, specialist daw. Nakaka-attract pala kapag may nakalagay na specialist. Parang isipin mo talaga expert yung gumagawa nito kasi nakalagay specialist eh. Parang experto talaga sa mga gantong gawain. Pero totoo yun guys, talaga totoo yun. Na-attract kami doon sa tarpaulin nilang yon. Kasi hindi naman namin kilala itong paggawa. Pero to, timing nga lang din, talaga nang walang hangin yung American Contal, kaya napadaan kami dito. Pero ang totoo, tatlo na yung nadaanan namin, pero dito kami napatigil. Bukod doon, mas mababa silang sumingil kisa doon sa ibang napagtanongan namin. Kasi sa mga pinagtanongan namin, merong 5,000, 6,500, 4,500, 3,500. Dito natanongan namin, 2,500. Pero yung lahat-lahat na nabayaran namin, pati yung filter, nasa 3,100. Pero na-discount pa nila ako ng 100 pesos. San ka pa, diba? Mura na yun. Saglit nga lang nila ginawa dahil nga tatlo sila magkakatulong. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanila, hindi agad nila sinalinan ng prayon nung time nagpa-check ako. Sinabi nila na for cleaning ito, hindi ito for prayon. Mahalaga din talaga yung maging transparent ka sa mga client mo kasi doon kanila magugustuhan. Matatandaan nila talaga sa iyo yung pangalan, yung servisyo mo. Kagaya na nga lang nangyari sa akin, apat na sali na nga ito ng prayon, hindi naman pala for prayon ang problema. Masasabi ko nga rin talagang specialist sila kasi natumbok agad nila ang issue. Na-observahan ko nga aircon kung mawawala yung lamay, pero until now, malamig pa rin naman yung aircon. At thank you, shout out dito sa mga nagawa ng aircon ko. So sa mga naghahanap nga dyan, ang paggawa ng aircon na budget meal, pupunta na lang kayo dito sa San Pablo. Pagkatapos nga, diretso na rin kami ng Pagbilao, Quezon. Bye!